Okay, so welcome back. You're still here, NAPALM, your new All Pinoy Alternative Music Program, with our guest artist of the week, Artikulo Kwatro. So let us play their third song, which is actually a cover song, entitled Sayo. Sa aking puso,
So before we sayo. Of course we'll sorry. So we will talk call the entire band. For the entire sige. Before I pop in my question, I'd just like to thank Joffrey, no? Kasi he's been very active in responding to all the comments in our program. So nakikita ko yung mga comment trails dyan eh. So that's good. Anyway, guys, the obvious question whenever we guest our bands is, gusto namin malaman, in your personal opinion, ano yung pinaka, sa tingin nyo, pinaka magandang kanta na ginawa ng banda? So, umpisa muna natin siguro sa ang sagot kay EL. So far, before kasi ang favorite ko talaga is yung Bumitaw. Pero ngayon kasi, since meron kaming bagong nilabas, which is yung ipapagtutog mamaya, is yung Hiwalayan, mas nag-develop kasi yung magandang musicality ng band. Dito lumabas yung ano eh, yung kakaiba. Kumbaga, parang feeling ko nandito yung, tawag dito, bagong Artikulo 4. Parang ganun. Basta ang ganda ng musicality nito pag napakinggan nyo, lalo na yung mismo audio niya, official audio, na mapapakinggan sa Spotify, YouTube, and other digital music platforms. Ayun, basta, yun. Hiwalayan ang pinaka-the best sa akin. Okay. Let me call upon naman si James. Thank you, EL. Sa, ano po, sir? Ang tanong namin was, ano yung, sa in your own personal opinion, no? Which is the best song that the band has ever produced so far? Siguro po, sir, yung kasama sinala ko is yung, para sa akin po yung one, LDR. Sa akin. Ah, okay. Bakit? Parang sa kanta po kasi din, sir, mas naramdam, mas naon ko, mas na-feel ko yung yung song. As ganun. Mas damdam agad. So, damdam, sir. So isa na kang sa Hiwalayan, isa na sa LDR. O let us call naman si Shaik. So, Shaik? Para sa akin po siguro yung best song para sa akin. Ipapatugtog ko mamaya yung Hiwalayan. Kasi napulubas yung dynamics eh. Tapos mga chords po na ginamit, iba rin po. Hindi po katulad ng mga recent songs namin na medyo repetitive. Medyo bago po ginamit namin ang chords. So Hiwalayan po. Okay. Sige, thank you, Shaik. So last but not the least, kay Joffrey. Sa for me, pinaka maganda para sa akin, Bumitaw pa rin. Bumitaw. Yes, because yung mga bagsakan kasi noon eh. Talagang nahirapan ako eh. Talagang hinanap ko yung kung ano yung bagay. Ayan. Yung mga lately ginawa namin sa kanta medyo madali na lang. So para sa akin, kung ano yung pinaghirapan ko, ayun yung Bumitaw. Saka yun yung tumatatak kasi sa lahat eh. Halos lahat ng nakakapakinig, mga kaibigan, mga kakilala, pag sinabing Artikulo 4, Bumitaw agad yung alam nila. Okay. Yun yung para sa akin. Thank you very much, Joffrey. O, Phards. Siguro, CL, EL. Yes, ang question would be about missed opportunities or regrets. Meron ba nangyari sa banda ninyo na sana
grinab nyo to before, or sana nagsimula na kayo na mas maaga, or sana hindi nyo binitawan tong opportunity na to. May ganun ba nangyari sa inyo? Actually, tawag dito, sa regrets and missed opportunities, wala. Kasi for me kasi lahat to eh nangyayari sa tamang panahon. Kumbaga, tawag dito, nakilala ko sila dahil may reason and purpose, and ayun, alam mo, na so far na kikita ko naman yung reason and purpose kung bakit nandiyan sila. So, wala naman regrets and miss opportunities para sa akin. Pero usually ang mga ano kasi, ang kalaban namin ngayon ng banda, actually hindi lang kami nakaka-experience ito, is yung discrimination and rejections sa genre and ibang artists. Crab mentality ng mga Pilipino, sorry, pero ano sila, masyado silang selfish regarding sa mga sa industriya. I'm just telling the truth. Sorry. Ayan. So, Charlie? Well, okay. Sige. Let's hear the most anticipated song and the most popular song, sabi daw ng banda, entitled Hiwalayan. Hindi ka
sasawa sa paulit-ulit nating pagtatalo. Hindi mo pwedeng tumigil ka muna at maglambigan na muna tayo. Hindi ako magsasawang sumuyo sa'yo. Kailan matatapos ang ating awayan? Baka mo man tumba tayo sa ating kawalaan. Kailan matatawad ang araw na hindi na ating pagkatapos? Lehas pa meron sa atin ay maghintay pa rin ang sa akin mamamiwalaya. Was the song entitled Hiwalayan from our guest band for today, Artikulo Kwatro. Yan. Let's call in EL. Yo, what's up? What's up ulit? Ayan. Hiwalayan ay hiwalayan. Kwento tungkol sa ayun, hiwalayan. Hiwalayan. Actually, ayun. Ayun. First of all, stream nyo na guys yung Hiwalayan. Kaka-release lang namin ito. Pwede nyong pakinggan YouTube, Spotify, iTunes, other digital music platforms. Ayun. So, Hiwalayan. Kasi marami rin akong mga friends or something, or sa akin din, nangyari din na small things lang kasi parang possible pag hindi kayo nagkaintindihan ng jowa mo or girlfriend, boyfriend mo, didiretso na yun sa hiwalayan, sa kawalaan, ganyan. So, di ba parang lagi kayo nag-aaway, ganun. So, pag wala kasing appreciation, understanding sa bawat isa, lalo na kung malayo siya, ayun, mas lalo na kung malayo siya, possible na mawala lang lahat ng mga pinaghirapan yung dalawa. So, ayun. So, that's why I wrote this song. And ito yung song na pinaka madugong ni-record. Yung himay niya sobrang pinagpawisan talaga. Ayan. Okay. Thank you very much, Ian. Let me call in Shaik at si Joffrey. Guys, siguro unahin mo natin kay Joffrey. We know very much na, you know, some of you guys are working, some of you have your own families and busy schedules. So how do you find time for your music? Naka-mute yata si Joffrey. Naka-mute ka, bro. Sorry. Ayan. Actually, for me, meron kaming business and then nagte-take ako ng education para makapagturo someday. So, mang busy. Pero, tapos nagtatayo pa kami ng business ni L saka ng production manager namin. So, napaka-ano ng schedule and then yung pandemic pa. So, buti may online na makapag-contact kami, nakapag-usap kami and then madalas kasi pag nagsiset kami ng schedule, talagang hindi ako nakakapunta. Marami kaming set ng schedule. So, pero nagagawa naman ng paraan, lalo na mahal mo yung music, mahal mo yung kabanda mo, mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung kantang ginawa mo. So, ayun. Dati-dati, nahihiya-hiya pa kami mag-promote ng YouTube channel, ng mga songs, nahihiya kami mag-shares and likes.
Ngayon, talagang kailangan ni push through kasi talagang sabi nga nila, pag passion mo, talagang pagtsatsagaan mo, pagbibigyan mo ng oras, kailangan mong isingit sa schedule, kailangan mong bigyan ng panahon. Ayan. Kasi pag di mo binigyan ng panahon, sayang, mawawala. So, ayun yung sa'yo. Okay. Thank you, Geoffrey. Tawagin naman natin si Shaik. So, para sa akin, kailangan lang talaga ng time management siguro. Time management kasi ako hirap din ako sa schedule ko kasi nag-aaral ako, college architecture. So, nahihirap. Inuuna ko muna yung mga drawings, mga ano, schoolworks, tapos yung music na para wala na ibang iisipin. Kaya, okay. Ayun, yun lang. Okay, thank you very much, Shaik. Phards? Ayan. So for the band, ito 2021, almost mid 2021 na tayo. Ano yung goal ninyo for this year para sa Artikulo 4? Si ano muna, si EL. Ayan. So ang goal namin for this 2021, mas maging better siya kaysa sa 2020. Yun lang. Kumbaga, hindi namin tawag dito. Hindi namin ma-predict yung future pero kami gagawa kami gagawa para mas maging better yung future namin. So siguro yun, magiging passion, mas more passionate kami and release ng songs. Yun yung goal namin for today and for this year, maka-inspire din siguro din lalo ng mga aspiring artists, lalo na yung mga nasa underground. How about si Geoffrey? Aim namin, ayun, una-una nga, makapag-release ng mga songs, maraming songs para pagdating ng, pagtapos ng pandemic, full blast yung live performances namin, hindi kami mabibitin, more on originals, mabawasan yung mga covers, ayan. And siguro, kailangan din namin mag-banding pa. Ayan, yeah. Gamitin namin pandemic yung schedule namin na free kasi talagang nagsiset kami ng time para banding lang, walang tungkol sa music para ma-build yung sama namin, mas ma-build pa yung sama namin pero hindi namin magawa sa ngayon. So, yun yung mga plano namin para pagkatapos nito, lahat ng pinagdadaanan natin, pag bumalik na sa dati, kung babalik man o maging new normal talaga, makapag-adjust. More on writings talaga ng song saka mapag-record pa sana ng mas marami. Pakabuo na rin ng album. Yeah. Yes. Okay. Yes. So let me ask the question to Geoffrey and L, to EL, no? If there's one person that is instrumental in the reason why your or underlying reason why your band has formed today, sino yung tao na yon and why? So unahin natin si EL. Si Jop. Si Jop na lang. Ako na lang po. Si Jop muna. Okay. So, isa lang po naman talaga yung taong nag-push through nito, lalo na lahat kami naman nakaramdam ng pag-ayaw nung mga unang-unang time na binubuo namin banda, nauna-una magkakasama kami. Pero ang nag-hold lang talaga nito para magtagal kami at makapagawa pa ng mga kanta ay si L talaga. Siya talaga ang nag-push through sa amin para... Actually, siya nag-gather sa amin lahat. Ayan. Okay. O si EL naman? Actually, ayun. Siguro, hindi one person. Lahat kasi din kami gusto namin talaga yung ginagawa namin eh. That's why, ayun. Nabuo din yung banda. Lahat kasi kami passionate, actually. So... Noong una talaga, mahirap kasi parang hindi mo alam kung saan mapupunta yung banda mo. Pero sa sobrang passionate ng bawat isa, ayun, tawag dito, may mga na-achieve naman. Tapos ang masarap kasi doon, ang maganda doon kasi kung sabay-sabay kayo nangangarap, tapos iisa yung pangarap nyo. Tapos walang nangahatak pababa. Ganun. Yun kasi yung sikreto ng banda namin. Hindi kami naghahatakan pababa. Kumbaga, actually may mga sarili-sarili kaming mga channels, sarili-sarili mga vlogs, inahatak namin pataas sila. Ayun. So, nabanggit nyo kanina, meron kayong ginagawang mga prod.
And nabanggit nyo rin na ginagawa nyo to para makatulong kasi you want to build a community of original Filipino artists na gumagawa din ng sarili nilang kanta at mapromote din yung mga kanta na original ng mga artists na the same level ng passion sa inyo pagdating sa Pinoy music. So, siyempre, marami kayo dyan na mga artist na nakikita nyo ba isi or yung mga katabing mga provinces, no? Anong pwede nyo ma-advise sa kanila na makakatulong sa kanila? Kasi, siyempre, maraming pinagdadaanan ng musician eh, or yung banda eh. Andyan yung nagda-doubt sila sa kanilang mga talent or nag-doubt sila sa lyrics na ginawa nila or minsan nahihinder sila kasi konting ginto, nag-aaway sila, hindi nila napapatch up yung mga problema. So, anong pwede nyo ma-advise sa kanila na kapag itong advice na to is makakatulong sa kanila dun sa journey nila papunta sa whatever they want to achieve, like fame ba yan or more songs ba or more performances ba yan. Sige, let's start with si Joffrey. Ayan. So yung sa mga kapwa namin indie artist na nag-i-start or sobrang dami nyo ng kantang na isulat pero tinatamad kayo or natatakot kayo. Kumbaga, pag nasimulan nyo yung first step na yan, magdidire-diretso na. So one big step lang ang kailangan nyo. And then, huwag kayong susuko sa passion nyo. Patuloy na, actually, kung may naisusulat kayong kanta, dapat may naisip kayong kanta, isulat nyo agad. Kasi kami, may mga naisip kaming lyrics and mga hymns, tapos nawawala. So, siguro isang payo din dyan is, isulat nyo agad. Isulat nyo agad, may tickler kayo, may notes kayo agad. So, para pag may time kayo, balikan nyo. So, yun. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo may inspire, di natin alam. Hindi naman natin pwedeng pilitin sarili natin kasi pangit ang kakalabasan. So, ganun lang. Continue nyo lang yung passion nyo kahit may pinagdadaanan tayo ngayon. Kasi pag natapos to, magbo-boom tayo for sure. Magbo-boom yung OPM. So, sana kasama namin kayo. Yeah. Oh. Or isang technique. Kasi lahat naman tayo na halos ngayon naka-smartphone. Ewan ko na lang kung meron pa sa inyo gumagamit ng yung old phone na tipong call and text lang, di ba? So, even yun nga eh, di ba, may recorder lahat. So, kung hindi wala kayong pansulat, pwede nyo i-record or pwede nyo sabihin or pwede nyo i-ham. So, para hindi nyo makalimutan, kahit nasa jeep kayo, wala na kayong pakialam kung tignan kayo ng katabi nyo na mukha kayong... Basta, kung talagang passionate kayo na hindi nyo makalimutan yung pumasok na melody or pumasok na words sa utak nyo, i-record nyo lang. Ayan. So, thank you, Joffrey. Let's go to Shike. Shike, anong pwede mong advice sa mga younger musicians na nag-aspire din na makagawa ng kanta, makapag-perform, or... Yeah, makapag-share ng music. So, ayun, gawa na kayo ng gawa ng kanta. Malay nyo one day, yung isang kanta nyo na yun, yun yung magpasigat sa inyo. Tapos, kapag gagawa kayo ng kanta, huwag nyo isipin yung mga makikinig, isipin nyo yung gusto nyo talaga. Kasi pag inisip nyo yung gusto ng mga tao, baka hindi masunod yung sayo, ganun. Hindi mo magustuhan yung kalalabasan. Kaya, sarili mo dapat. Yan. Thank you, Shike. James, anong pwede mo advice sa mga younger musicians na nakikinig sa inyo? Hindi po. Para mga sinabi nila, mga share. Gawa lang ng gawa ng kanta, share lang ng share. Post lang ng post. Sundin, magbo-boom din agad dyan. Ganun. Hindi lang ganun kabilis. Kailangan talaga, tiyaga. Thank you, James. And last, we have E.L. Yeah. Yan, anong pwede mo advice sa mga younger musicians natin, lalo na yung manakasama niya sa production na laging nanonood din sa inyo? So, ayun, gawa-gawa lang ng kanta, huwag tayong susuko, always. Kasi sabi nga nila ng mga bandmates ko, mga pamilya ko, yan sila. Hindi natin alam kung kailan tayo magbubuo. Hindi natin alam kung kailan tayo ma-i-inspire. So, maximize na lang natin siguro yung mga use ng gadgets din, social medias. Tama kayo doon. Kung mayroon kayo na isip na song, hindi out of nowhere, nasa banyo kayo or something, i-hum nyo lang, record kayo. So, ayun, mga gadgets nyo, gamitin natin. Then, ayun, ang kakampi lang kasi natin dito
kung hindi yung mga kabandmates natin, is yung sarili natin. Kakampi at kalaban yan. Kung pangungunahan ka ng takot sa sarili mo, hindi mo magagawa isang bagay. So, kailangan mong hanapin mo muna yung sarili mo kung ano ba talaga gusto mo. Kung dito ka ba talaga or what, para maging passionate or mas maging passionate ka. So, yun. Like sa sinabi ni Shaikh, huwag natin papansinin yung mga sinasabi ng iba. Kasi, dapat ang goal mo lang is maipakilala or ma-express yung feelings and emotions mo through songs. Kasi pag yun nga, tama nga, pag hindi mo, pag yung iba'y nasunod, yung ibang tao nasunod, isang tao nasunod, baka magkaroon ka ng regret sa piyesa or sa may songs na ginagawa mo. Or not just only sa song, sa mga ibang artists pa dyan, like mga paintings, mga poetry, mga ganun. So yun, trust yourself. Okay. Thank you, EL. Yeah. Okay, so sabi nga nila, we're already in the tail end of our program, and how time flies when you're having fun. Kaya matalagang ano na, our time is almost up. But before that, we need to, of course, thank some of our partners and sponsors. Let's present our AOB. Okay. Anyway, ayan. So, just like we always do at the end of our program, we remind people who are watching and tuning in at NAPALM. Para sa lahat po sa mga banda, mga artists, or mga gusto i-promote ang kanilang music at ma-feature sa aming programa, get in touch with us. Email us at manila@v81radio.com. So we can feature your band as well as your songs in our program. Yeah. Next slide. So pag magpapadala po kayo sa amin ng kanta, whether it's if it's audio, of course it's MP3 ang format po. Tapos ilagay niyo po muna ang inyong band name before the title. Kung ano naman po music video, get in touch with us as well as sa manila@v81radio.com, and we will make sure that it will be processed, your videos to us, and featured in our program. Next slide. So our program, NAPALM, and marami pong mga programa under V81 Radio Manila are watchable or viewable via Facebook Live and YouTube Live. Kung nandun po kayo sa States and you have an access to Amazon, you can hear our programs as well at Amazon, Alexa. And if you like 24/7 Filipino music as well as the NAPALM music, you can download V81 Radio mobile app and listen to it. Our music is, you can listen to TuneIn and Spotify, which are digital tuners. Some of our programs are also being broadcasted by a podcast through Apple and Google Podcasts. Check out our v81radio.com website for all the program schedules, the host, and the details of the program. And of course, V81 Radio mobile app is downloadable through Google Play and Apple App Store. Next slide. Okay, we would like to thank our long-standing supporter for audio and video solutions of our program in our studio. It's Inolution Corporation. So you can see here some of the brands that they carry. Get in touch with them via their telephone number, cell phone numbers, and email, and check out www.inolutioncorp.com. We also like to thank Co-Disruptors Inc. for software and hardware IT solutions. You may call them through this number, 0998-582-7731, or visit them through www.codisruptors.com. We would also like to thank Spirit Recording Studio, contact number 02-866-17941, located at Unit 606 Globe Telecom Plaza, Pioneer Highlands Condominium, for world-class recording. Yeah. Okay.
So before we end our program and bring in our guests, we would just like to remind that after this program at 3 o'clock, we have Talk Shop Asia Next Gen, which is an entrepreneur business program hosted by Don Senita and Muriel Villanueva at 3 p.m. Okay, so let us bring in the band. Yo. Okay, guys, anong message nyo sa mga milyon-milyon yung fans, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga taga mga sumusunod sa inyo, mga followers nyo sa social online? So, umpisa na muna natin yung pinakatahimik na si James. Hi. Kanser. Bati James, bati ka lang sa mga ano, sino gusto mong batiin or kay baby gan. Ayun ba? Lagi na bati ko lahat ng mga sumusuporta sa akin sa buong banda. Maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po kaming suportahan at lalo sa family ko. Yeah. Okay, si Geoffrey naman. Una, maraming salamat sa Panginoon at na nabigyan kami ng opportunity dito. Maraming salamat sa inyo, sir, sa NAPALM, sa New All Pinoy Alternative Music. Maraming salamat sa inyo. Then sa mga supporters namin, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin, pag-support. Maraming salamat sa family ko, sa asawa ko, then sa students namin, sa students ko, and nanonood sila kanina, nakita ko. Maraming salamat sa iyo. See you sa Friday. Yeah. Okay, si Shaikh. So, ayun, thank you sa mga sumusuporta sa amin. Tapos, atensya na sa mga lagi ko sinesend ng link ng mga kanta namin kasi ayun, ganun lang talaga ako mag-promote. Sana huwag kayong magsawa sa pakikinig. Tapos, ayun, mga kaklase ko dyan, mga kaibigan ko, ingat kayo lagi. Thank you sa pakikinig mga kanta namin. Okay. And last but not the least, CEL. Ayun, so, thank you. First of all, thank you so much kay Lord. Dahil binigyan kami ng ganitong sobrang nakaka-amaze na talent na hindi ko in-expect or hindi namin in-expect na may mararating kami. So ayun, maraming salamat din NAPALM sa New All Pinoy Alternative Music sa pagbibigay ng opportunity sa amin na ma-showcase yung talent namin, and also Sir Charlie and Phards, Sir Phards. Ayun. Thank you so much sa inyo. And lalo, syempre, thank you so much kay Ma'am Hearty Kuwa, Happy. Ayun. So, siya lagi ka-chat ko. So, pati yung mga, yung ano niya, yung love life niya na chinichismis ko. Sasa ngayon, ayun, maraming salamat sa mga supporters. Ayun, shoutout ko lang ng konti na mabilis. Kay Gracia San Diego, kay Rachel Mendoza, kay J-Rod Signy, Janine Gailay, asawa ni Job, kay Edo De Leon, Estrelita Bive, Bive, or Jules De La Cruz, Jinrod, Mitch Signy, Jinrod Signy, ang dami, Jovinis, Mitch Signy, J. Mark Signy, lahat, Amnisel Fernando, lahat sila. Maraming salamat, and also maraming salamat din kay Roger Navarro, our sound engineer, and production manager, and also to my family. Maraming salamat sa lahat mga sumusuporta sa Artikulo 4. Sobrang na-overwhelm ako. Patuloy nyo kami. Sobrang salamat sa patuloy na pagsusuporta sa amin. Sana hanggang sa huli, since day one, sana makita namin kayo hanggang end of the world. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Okay. Parts. Ayan. Maraming salamat sa Artikulo 4. Hopefully, mapagpatuloy nyo yung paggawa ng production, kasi nung nakita ko din kasi dito sa Metro Manila when I started ng banda, doon din kami nagsimula yung mga production na hindi naman kumikita, pero alam mo yon, fan lang talaga sila ng music. So nakita ko yung parang drive ng mga musicians na gumawa ng kanta kasi gusto nilang mag-perform, di ba? So kahit minsan, kahit walang pera, kahit wala namang ano, at least ito yung parang napupunta sa magandang yung oras natin or yung oras ng mga bata, no? So hopefully sana pagka natapos na tong pandemic, you'll continue to create yung mga productions
for musicians to have a venue para ma-inspire din sila na gumawa ng mga bagong kanta or anong whatever it is na gusto nilang i-share ng artwork. So I'd like to thank Artikulo Kwatro for your time and for sharing your music. Sa anak ko si Gavin, to my wife Camille, and sa parents ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na nakikinig. Ayan. Yeah. Okay, so for me, of course, I personally would like to thank Artikulo Kwatro for being a lovely guest for this week, and the entire community that supports them. Marami pong salamat. And ang lagi ko pang gusto sabihin sa mga audience natin is please like and share our program. This program, NAPALM, is really for alternative music. Kung meron po kayong mga kilalang banda na supposed to be here in our program in the future, to be featured and their songs to be featured as well, please get in touch with us. Comment in our FB page, New All Pinoy Alternative Music, and we will try to get in touch with them and feature them in our program para po sa inyong lahat. So thank you very much, NAPALM community. Thank you and good afternoon. Marami po salamat.